Ako si Jason Riel Castillo. Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Ito ang unang taon ko sa kolehiyo at masasabi kong hindi ito madali. Nangangailangan ito ng maraming oras sa pag-aaral at konting oras sa sarili. Nasubukan ko nang hindi matulog at pumasok sa eskwelahan nang walang ligo para lamang maipasa ang mga requirements sa tamang oras. Nasubukan ko na rin matulog nang suot ang uniforme. Umuwi ng alas 10 ng gabi. Ito ang mga pinagdaraanan ko sa kolehiyo para sa pangarap at para sa kinabukasan. Ayon sa Philippine Daily Inquirer na nag-ulat ng isang survey sa Sinovic, taong 2004, 58% ng mga kalalakihang Pilipino ang nagsabing importante ang postura at kutis. At 48% naman ang nagsabing na nakakahikayat ang kagwapuan. Ang terminong metrosexual ay ginagamit sa mga urban na lugar na mayroong mataas na personal aesthetic o pampaganda ng itsura. Pero ang terminong ito ay unti-unti na nagbabago ang kahulugan. Dahil kahit sa mga rural na mga lugar ay namulat na rin sila sa kanilang personal appearances. Bilang ang Pilipinas ay kabilang na sa modernisadong bansa, hindi maikakailang ang paglago ng teknolohiya ay umuusbong na rin at ang mga Pilipinong gumagamit ng nasabing teknolohiya ay sumasabay sa pag-usbong na ito. Isa ang mga cellphones o mobile phones sa pinakamalago sa merkado. Ang mobile phones ay ginagamit bilang kasangkapan sa komunikasyon, ngunit dahil sa paglaki o paglago ng mobile apps, ay pabata na rin ang pabata ang gumagamit nito. Ayon kay Donald Kogo, ang cellphone ang may pinakamaraming bilang na gumagamit ay ang mga mag-aaral at kabataan. Ayon kay Dr. Mark Ratio Cruz, maaring madelay ang pag-unlad sa memorya at kakayahang magplano at mag-focus ng bata dulot ng kawalan ng panahon at matuto pa ng ibang bagay. Payo ni Ratio Cruz, kapag inalis ang gadget mula sa bata, mainam na bigyan ng ibang aktibidad na ipapalit dito, gaya ng pagguhit o pagpinta. Makatutulong din ito sa kalusugan at pag-unlad ng pag-iisip ng bata. Where are you?